Hello. Welcome back sa mga nanonood ng videos ko, sa mga kokonting nanonood, at sa mga nagkikichismis ng buhay ko. Andito tayo sa room ko. I will be share. Ito yung room pala na provided ng company, yung apartment na to. This is a 3-bedroom apartment. Tatlo kami ditong Pilipino sa company na nagtatrabaho. So, tigisa kami ng rooms. So, I am sharing you guys kung bakit ako nag-abroad or how I came up with the decision to work abroad and leave my job sa Philippines. So, ayan, uupo tayo para mas komportable ako. Wait lang. Nasaan ba tayo? Wait lang. Ayan, sakto na. Hindi rin eh. Wait lang. Ayan. So, 2006, nag-decide ako mag-abroad. Nung time na yon, ba't ako nag-decide? Una, baon ako sa utang sa credit cards. I had 3 credit cards. Tapos, max out ko lahat ng credit limit niya. So, dun umiikot na yung buhay ko for 3 years yata na halos puro minimum amount na lang yung kaya kong bayaran. Tapos, yung sahod ko, do okay naman siya. Nung time na yon na sa tingin ko, okay naman siya dun sa posisyon ko. Kasi syempre, bago lang din ako. I was 25 years old that time. 4 years of being a CPA. Yes, I am an accounting grad. I was working as an accountant sa isang ad agency. I am a CPA. So, 4 years na ako sa company. So, naisip ko, parang walang growth. Kasi do profitable naman yung company, hindi ko nakikita nung time na yon yung chance ko na mag-grow kasi nandun ako sa staff position. Yung next position na sa akin is yung boss ko na senior accountant. Sabi ko, tsaka ambisyoso ako, sabi ko kailan ako yayaman, kailan kaya tataas yung position ko. So, nag-aral ako ng, actually nung time na yun, kumuha ako ng MBA, Masters in Business Administration sa PLM, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Parang to prepare myself lang para sa kung sakali bigyan ako ng mas mataas na posisyon or parang qualification mo na rin yun para sa ma-prepare yung sarili mo sa posisyon na ibibigay sa'yo, higher position. But then, I was already on my last semester sa MBA when an opportunity to work here came. Yung consultant namin sa company, he is a CPA also, nagsabi sa akin na there is an opening. May opening daw sa Africa. May job offer for an accountant sa Angola. So, I have no idea where is Angola. Wala. Zero. Noon ko lang narinig actually yung Angola, ang country na may nag-exist pala ang Angola. Siguro kayo din. Nung narinig yung Africa, parang ano ba yung mga tao doon? Yun yung first impression ko. Ano ba yung mga tao doon? Yung ba yung, di ba sa Africa na nga ay ng mga cannibals ba na nga ay ng tao? Yun din yung nasa isip ko. Pero sabi ko, dahil nga yung mataas, mas malakas yung drive, yung driving force na umalis na ako ng Pilipinas. Kasi nga, ang tawag dito, yun sa work ko, ulit yung sahod ko, hindi sapat dun sa financial needs ko. Kasi nung time na yun, may pinag-aaral ako, upa mo sa apartment, baon ka sa utang. Tapos, mayroon kang pangarap para sa sarili mo, para sa pamilya mo. I had, nung time na yon, yung I had a promise dun sa mom ko na bago namatay yung mother ko, 2004,
I promised na ipapatayo ko yung bahay namin sa probinsya. Kasi nung namatay siya, actually a month before siya namatay, sinabi niya sa akin na ipagawa ko yung bahay. May sakit na siya noon. Pinagibana niya yon. So ang naiwan lang doon sa bahay na yon, sa parte ng bahay namin, yung parang, alam mo yung dirty kitchen, yung buong bahay, ginibana yon. Ang naiwan lang, yung parang extension sa kitchen, yun lang yung naiwan. Actually, doon nga siya. Nung namatay siya, wala na kaming bahay. Binurol nga siya doon sa bahay ng lola ko. Kasi giba na yung bahay. Pinapasimulan ko na noon. Sabi niya, pasimulan na raw. So, after nang namatay siya, so wala na rin akong anong mapagawa siya kasi wala rin akong pera. So, 2 years after na, nung namatay siya, 2006 na, wala pa rin akong nagawa doon sa bahay. So, yun yung lagi ding umaano sa isip ko na kahit si Papa sinasabi sa akin na ipagawa ko na yung bahay. Do, minsan namimiloso po pa ako noon yun, sabi ko, wala na mga titira, sa Maynila na lang tayo titira. Pero at the back of my mind, andun yung promise ko kasi nga na ipagawa ko. Tsaka gusto ko rin sa puso, gusto ko rin siyang ipagawa. Kasi doon nga, doon kami lumaki sa probinsya. So, 2006, November, pumunta na ako Angola. Mahirap sa abroad. Yun yung susunod kong i-vlog, i-share sa inyo kung ano yung mga naging buhay ko nung mag-decide ako mag-abroad. So, nga, nasabi ko sa inyo yung mga reasons ko bakit ako nag-abroad. Sa credit card, i-advise ko, never use sa mga bagong employed, mga fresh grads, huwag kayong gumamit ng credit cards or huwag kayong mag-apply ng credit cards sa mga malls, makalalapit na kayo ng mga nag-offer ng cards. Para sa akin na ano siya, ang tawag dito, burden siya. So, spend nyo lang kung ano yung laman ng sahod nyo, ng ATM nyo. May counting savings kayo. Don't spend beyond what you earn. Kasi yun nangyari sa akin. Do may magandang ano eh, may magandang kinahinatnan yung pag-uutang-utang ko sa credit. Kasi siguro kung wala akong ganung utang sa cards, hindi pa ako magdi-decide mag-abroad. Syempre, masaya sa Pilipinas eh. You go out on Fridays, gimme ka ng Fridays, nagsi-shopping ka pagka payday, 'di ba? Kasama mo yung pamilya mo, masaya. Do wala kang pera, wala kang ipon. 'Yun lang. Parang umiikot lang yung buhay, paikot-ikot lang, pagulong-gulong lang, parang ka lang, ang tawag dito, yun nga, gulong lang, na umiikot lang ng umiikot. Sahod ngayon, after 1 week, ang pera mo na lang, pamasahe mo for the last week bago magsweldo, tapos tuwan-tuwa ka na naman pagdating ng sweldo, tapos spend, bayad mo sa apartment, ilaw, tubig, tapos kung may tinutulungan ka pa, ubos-ubos lang. So sabi ko, hindi ako yayaman sa ganito. Hindi ko matutupad yung pangarap ko. So yun, kaya ako nag-decide mag-abroad. So yun guys, kayo, nagbabalak ba kayo mag-abroad? O anong reason nyo ba't kayo nag-abroad? So pagdating natin sa abroad, dapat, nakaano tayo, naka-focus tayo dun sa main goal natin. Bakit tayo nag-abroad? Para sa pamilya, para makapag-ipon, mabayaran yung mga utang. Nung dumating ako dito sa Angola, yung first 3 months kong sahod, 3 or 4 months, pinambay ko talaga yun ng mga utang ko sa cards. Yung pinuno ko yun, lahat ng utang ko. So, nung bago mag-close yung contract ko, 1 year, wala na akong utang sa cards noon. Bayad na yon lahat. May konti pang natira. Pag uwi ko ng after a year, napagawa ko yung bahay namin. Though hindi ganun kalaki. Bungalow lang. Bungalow na pagawa ko. I spent, pwede kong sabihin, parang 300,000 doon sa bahay na yon. Sa 1 year kong tinrabaho, nakapag-ipon ako ng 300,000 na pinagawa doon sa bahay namin.
pag-uwi ko yung pinagawa after a year, pinagawa ko siya. Tapos nabayaran ko yung mga utang ko sa cards. Tapos may konti na lang yung natira sa akin noon. Nung after 1 year kung pagtatrabaho. Kasi after a year, hindi na ako bumalik kasi nga, sobrang lungkot ng buhay ko dito. Yung kwento na yan, isi-share ko sa next video ko. So, yun guys. Narinig nyo na yung reason ko ba't ako nag-abroad. Halos siguro lahat naman eh, dahil sa pera talaga, dahil para sa family. So, yun yung isipin natin pag nasa abroad na tayo. Why we left the country, why we left our family. Para tiisin yung lungkot dito, yung hirap. So, focus tayo dun sa goal natin. Okay guys, see you on my next video.